guys, welcome back to my channel. So for today's video, idedemo ko naman sa inyo guys yung two-way setup. So meron tayong dalawang amplifier, isang active crossover at saka isang equalizer. So wala akong gagamitin ng mixer, ang main source lang natin ay cellphone. And then gagamit lang tayo naman XLR connectors. So sa mga hindi pa nakakalam yung paano setup na to, panoorin nyo lang ito guys, at saka sana may matutunan kayo sa video na ito. Okay? So, umpisa na natin guys. Dito tayo sa ating back panel part, yung sa pinakataas, yung ating active crossover, then yung pangalawa, yung ating equalizer, and then yung sa gitna, yung DB audio na 502 para sa ating mid-high, and then yung sa baba, pinakailalim, yung concert na 502 para sa ating bass. Okay, so integrated lang muna ginamit ko kasi for demo purpose lang naman. So integrated lang muna gagamitin natin. Okay, so mag-start tayo, magkoconnect muna tayo ng ating main source sa ating input ng ating equalizer. Okay, so meron ako dito yung typical na ginagamit natin, yung RCA to 3.5mm jack, yung typical na ginagamit natin sa ating pag-connect sa mixer papunta sa ating laptop. Okay. So gagamit lang ako ng quarter inch jack para i-connect natin siya sa ating equalizer. Okay, so wala tayong gamit na mixer, ang main source natin ay cellphone lang. So ito red, tsaka white, kukonnect ko siya sa input ng ating equalizer. Okay. Channel 1 and then channel 2. Okay, so ito yung ating sisilbing main source na connect yan sa ating input, okay? Channel 1 and channel 2. Okay, so kung may XLR connector ka naman, pwede ka gumamit ng XLR. Okay, so in my case, ito man ang gagamitin natin, okay? So ito yung dulo niya. So ito na ikakapit natin sa ating cellphone or laptop. Okay, so cellphone ng gabitin ko. So, ito yung ating main source. So, meron na tayong main source connected na sa ating equalizer. Next naman, i-connect natin yung equalizer papunta sa ating active crossover. Okay? So, meron ako dito XLR male to female. Kukonnect natin to yung female sa ating out ng equalizer. Okay, sa output, channel 1 papunta sa input ng ating active crossover. Okay. So ayan. So yung output channel 1 papunta sa input ng ating crossover. Okay? So ayan. Ayan siya. Next naman yung sa channel 2 naman. Channel 2 output papunta sa input ng active crossover. Okay? So, ayan na. Meron na silang connection dalawa. Okay? So, connected na yung ating equalizer tsaka crossover. Then, next naman step, kukonnect naman natin yung ating active crossover papunta sa ating mga amplifier. Okay, so, naka-stereo two-way tayo. Ang nakaset na tayo sa stereo two-way. Ayan, so sa stereo two-way, ang gagana lang dito dalawa lang, high at saka yung low lang. So itong dalawa lang ang gagamitin natin. Okay? So kung hindi nyo pa masyado kabisado yung paggamit ng crossover, so meron din akong naunang video, yung quick guide din kung paano gamitin yung crossover. So panoorin nyo na lang yun guys kung paano siya ginagawa guys. Okay? So, unahin natin sa high. Itong XLR female to RCA. Okay, so sa high output, channel 1, ito yung kanyang dulo, papunta to sa input ng ating amplifier na gagamitin para sa ating mid-high. Okay, so since sa high tayo, itong amplifier na to, sa gitna, ito yung ating mid-high, okay? So, i-connect natin siya sa input. Okay? So, sa aux. So, kahit saan dyan, kahit sa DVD or CD or sa tape or sa aux, basta input, pwede yan. Okay?
Next naman yung channel 2. Sa high naman din, papunta sa ating amplifier. Okay? So, ito yung dalawa. Okay, so ito yung high. Dalawa, ito yung sisilbing mid-high natin. Output niya ng crossover papunta sa input ng ating amplifier. Ayan. Ayan, sa tape or aux. Ayan. So, connected na yung ating unang amplifier sa ating active crossover. Okay? So, next naman, para sa ating low naman, sa ating bass. Okay, ito yung sa bass, sa channel 1, papunta sa ating amplifier, sa input. Okay, so kukonnect natin siya sa kahit saan, sa tuner or aux. So, kinobit ko siya sa tuner. Okay, so yung low, okay, sa active crossover, yung low, papunta sa input ng ating amplifier. Okay, sa channel 2, ganun din. Ayan. Papunta to. Tapos ito yung kanyang dulo. Papunta sa input ng ating amplifier. Okay? So, meron tayong connection. Itong low. Channel 1 and channel 2. Low output. Ayan, low. Papunta yan sa input ng ating amplifier para sa ating bass. Okay? So, meron na tayong connection sa para sa ating main source, meron na tayong main source. Okay? And then yung equalizer papunta sa active crossover from output ng equalizer papunta sa input ng active crossover. And then yung crossover naman, yung mga outputs niya, yung sa high, connected naman siya sa ating first amplifier na gagawin natin sa ating mid-high. Okay? Sa input naman to. Okay, from output na ito, papunta sa input ng amplifier. Then sa low naman, ganun din. Sa output ng low, papunta sa input ng amplifier. So, meron tayong connection. Then, isa-soundcheck natin kung working ba yung ating mga connection. Okay, so turn on na natin. And guys, andito na tayo sa ating front panel. So, tatry na natin siya. Soundcheck tayo. Play tayo ng song kung working ating mga connection. Okay, so play ako ng song. Ayan. So, itatry natin kung meron tayong bass. Bubulbit natin yung bass. So, hindi natin masyadong lalakasan kasi nakakaya din sa kapitbahay. Sa katabi ko. So, ayan. So, meron na tayong bass. Kung naririnig nyo, meron tayong bass. Ayan. So, for demo purpose lang. Ayan. So, meron na tayong bass. Then, sa ating mid-high naman, try natin kung meron tayong mid-high. So, ayan. So, meron na tayong mid-high at saka bass. So, ibig sabihin, working yung ating connection. Then, yung ating equalizer, sinet ko na rin at saka yung crossover nakaset na rin. Ayan. So, ito yung mga connection nyo. Ayan. So, pang demo purpose lang natin. So, ayan. Working ating connection. So, meron na tayong bass at saka mid-high. So, ayan lang guys. Thank you sa panonood. Hoping sana may naitulong sa inyo at may natutunan kayo. Then, kung meron kayong mga comments and suggestions, mag-comment lang kayo sa ating comment section. And then, kung meron kayong mga gusto ng another tutorial, suggestion nyo, pwede kayong mag-suggest guys para next video, yun ang i-upload natin. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.